Ikadalawamputdalawang Kabanata. Ang talinghaga tungkol sa handaan sa kasal. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay may itutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Pero ayaw nilang dumalo. Sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, 'Handa na ang lahat. Nakatay na ang aking mga baka at iba pang pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain, kaya pumunta na kayo rito.' Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila, at ang iba'y sa negosyo nila. Ang iba na may sinunggaban ang mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, 'Handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak, pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita.' Pumunta nga sa mga lansangan ang mga alipin at inimbitahan ang lahat ng nakita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaki, 'Kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan?' Hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, 'Talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim, doon sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin.' Pagkatapos, sinabi ni Jesus, 'Marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili.'" Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Umalis ang mga Pariseo at nagplano kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang mga pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga kasamahan at ang ilan sa mga tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga ito, "Guro, alam po namin na totoo ang mga sinasabi ninyo. Itinuturo niyo ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Wala kayong pinapaboran dahil hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao. Ano sa palagay niyo? Tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi?" Pero alam ni Jesus ang masama nilang balak. Kaya sinabi niya, "Mga pakitang tao, bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na iyan? Patingin nga ng perang ipinambabayad ng buwis." Iniabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, "Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera?" Sumagot sila, "Sa emperador." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha sila nang marinig ang sagot ni Jesus, kaya iniwan nila siya. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. Nang araw ding iyon, lumapit at nagtanong kay Jesus ang ilang mga Saduseo, mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, "Guro, sinabi ni Moises na kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa asawa niya, dapat pakasalan ng kanyang kapatid ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Noon ay may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang biyuda ay napangasawa ng 2 kapatid. Pero namatay din siya na wala silang anak. Ganoon din ang nangyari sa 3 hanggang sa 7 kapatid. At kinalaunan, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po ba sa 7 ang magiging asawa ng babaeng iyon dahil silang lahat ay napangasawa niya?" Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa,
magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi ng Diyos sa inyo? Sinabi niya, "Ako ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang pagtuturo. Ang pinakamahalagang utos. Nang mabalitaan ng mga Pariseo na walang magawa ang mga Saduseo kay Jesus, nagtipon silang muli at lumapit sa kanya. Isa sa kanila na tagapagturo ng kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin siya. "Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Ang tanong tungkol sa Kristo. Habang nagkakatipon pa ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pagkakakilala ninyo sa Kristo? Kaninong angkan siya nagmula?" Sumagot sila, "Kay David." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung angkan lang siya ni David, bakit tinawag siya ni David na Panginoon sa patnubay ng banal na Espiritu?" Ito ang sinabi niya, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa aking kanan hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway.'" Kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano siya naging angkan lang ni David? Wala ni isa mang nakasagot sa tanong ni Jesus. Mula noon, wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Ika-23 Kabanata. Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan at sa mga Pariseo. Pagkatapos, nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya dapat ninyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Pero huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila, dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. Ipinapatupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan, pero sila mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Ang lahat ng ginagawa nila ay pakitang tao lang, at upang ipakita na napakarelihiyoso nila, nilalakihan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal sa mga handaan at mga sambahan, at gustong-gusto nilang batiin sila't igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro, dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag din kayong magpatawag na amo, dahil iisa lang ang inyong amo, walang iba kundi ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos." Tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. "Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Dinadaya ninyo ang mga biyuda para makuha ang kanilang mga ari-arian, at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang dagat at lupa,
Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat dapat pang parusahan sa impyerno. Kaawa-awa kayong mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa templo, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa gintong nasa templo, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Itinuturo rin ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa altar, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang isang tao sa altar, nanumpa rin siya pati sa handog na nasa altar. Kapag nanumpa siya sa templo, nanunumpa rin siya pati sa Diyos na naninirahan doon. At kapag nanumpa siya sa langit, nanunumpa rin siya pati sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo roon. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapu ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat nga magbigay kayo ng inyong mga ikapu, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululon naman kayo ng kamelyo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kayong mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya. Ngunit ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Mga bulag na Pariseo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso, at magiging malinis din ang labas nito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyang-ganyan kayo, dahil kung masdan kayo ng mga tao'y parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo'y puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Sinabi ni Jesus ang kanilang kaparusahan. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Ipinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propeta at ng mga taong matuwid, at pinagaganda ninyo ang mga ito. At sinasabi ninyo na kung buhay sana kayo sa panahon ng inyong mga ninuno, hindi ninyo papatayin ang mga propeta.